Hello guys, itutur ko kayo ngayon dito sa aking bahay. Ganyan siya before, tapos ngayon pinalagyan ko siya ng gate, ng fence, yan. Tapos pinapalitan ko rin yung bintana, ginawa ko siyang sliding windows, tapos nilagyan ko rin siya ng grills. Naglagay din ako ng mga halaman para at least hindi maalinsangan pag tinitignan mo yung bahay. Malaki yung naitutulong actually ng mga halaman, no? Lalo na kapag mainit, kapag summer, yan, parang nababawasan yung mainit na pakiramdam. Kung ikukumpara mo dun sa puro concrete yung nakikita mo, hindi ba? Naglagay din ako dyan ng carabao grass, yan, para hindi nga puro concrete yung nakikita mo sa bahay. Ito yung carport, kasya dito yung sedan, yan, yung kotse, kasya. Meron pa siyang space dito sa side, pati dun sa kabilang side meron din siyang space, pati dito sa harapan, so hindi siya bumabangga dun sa gate. Yung lot area nga pala nitong nabili kong Bernice model, nasa 70 square meters. Tapos yung bahay, nasa around 27 to 30 square meters naman, so maliit lang talaga siya. Dito sa side yard, yan, naglagay din ako ng mga halaman dyan. Kung mapapansin nyo, yung turnover kasi ng Bernice, wala siyang window dyan sa side. Ang ginawa ko kasi, tinanggal ko yung window doon sa likod, tapos dito ko pinalagay sa side. Ito yung mga halaman ko. Ito yung likod ng bahay. Dito sa likod, pwede kayong mag-extend pa dyan. Pwede nyo siyang gawing kitchen o kaya laundry area. Yan. Ang ginawa ko dito pansamantala, nilagyan ko lang muna siya nitong net, no. Nabili ko yan sa Lazada para yung init hindi masyadong tumatagos. Pwede ka pa rin dito maglaba, yan, nang hindi naiinitan. Tapos ang maganda dito, yung ventilation nito, dito pumapasok yung hangin papunta dun sa back door, papasok sa loob ng bahay. So pagdating sa yung tanghaling tapat, hindi ganoon kainit sa loob ng bahay. Naglagay din ako ng ilaw dito sa carport. Yan. Kapag gabi, maganda yan. Pag sinisindi mo yung mga yan, yung nakabitin sa taas. Pasok na tayo sa loob. Kapag pasok natin dito sa main door, ito yung bubungad sa atin. So makikita natin dito yung binili kong console table, tapos painting. Tapos dito sa kabilang side, andito yung living room. Sa kabilang side naman yung kitchen at saka yung dining area. Maliit lang yung Bernice, no? Pwede siya actually sa single o kaya naman sa starting family pa lang. Kung meron kayong isang anak, so bali tatlo kayo, pwede kayo dito. So hindi siya masikip kung tatlo yung titira sa ganitong Bernice model. Ito yung view ng labas pag nandito ka sa loob ng sala. Napaka maalwalas, no? Kasi may mga halaman sa labas. Tapos tip din pala, kung maliit lang yung area nyo, yung bahay nyo, yung sala nyo, dapat yung mga furniture na binibili nyo hindi ganun kalalaki, hindi bulky kasi kakain siya ng space. Ito yung view kapag nakaupo ka sa sofa dito sa sala. Masarap dito pag kasama ko yung mga tropa ko. Nagbibideo kami yan. Minsan nagiinom dyan.
Ito yung door papunta sa back door, ay sa backyard. Ito yung papunta sa CR. Tapos ito nga pala yung kitchen ko. So wala pa akong kitchen cabinet, no. Tupalo na lang yun. At kung mapapansin nyo rin, naglagay ako ng salamin sa wall. Magandang technique yan para mas lalong lumaki yung space sa loob ng bahay. Kasi parang hindi nalilimitahan yung paningin nyo na hanggang dyan lang sa wall. So may nakikita pa kayong iba. Okay, check natin yung CR. Ito yung toilet and bath. Yung turnover nito before, yung tiles niya, mga kalahati lang or wala pa yata. So tinanggal ko yon, pinalitan ko siya ng ganitong tiles. Nilagyan ko siya ng floor to ceiling tiles. Tapos yan, kulay light gray. Tapos matte finish din siya, hindi siya glossy. So ayoko nang masyadong makintab. Yung toilet bowl tsaka yung lavatory, yan pa rin yung na-turnover sa akin. Hindi ko na siya pinalitan kasi bago rin naman yan. Tapos naglagay lang ako ng salamin dyan. Ito na yung back door. Papunta to dun sa kanina sa labas, sa likod ng bahay. Tapos naglagay ako ng washing machine dito sa side. Yan, sa likod ng pintuan kasi kasyang-kasya siya. Maliit lang yung washing machine. Meron na yung washer at saka dryer. Ito yung kanina. So pag naglaba ka dito, may privacy ka pa rin kasi hindi ka kita sa harapan. Check naman natin yung bedroom. Ito yung bedroom. Naglagay ako dyan ng split type aircon. Nasa 2 horsepower yan. Pwede siya sa buong bahay. Tapos naglagay din ako ng ceiling fan. Yan. Pag hindi ko ginagamit yung aircon, ceiling fan lang yung ginagamit ko. Dito sa side na to, dito ko ilalagay yung closet. Dyan sa likod ng pintuan. Pag pinagawa ko yan, isasabay ko na rin yung bedroom, yung kitchen cabinet. Kasya nga pala dito, mga double size na bed. Yan. Pero yung sa akin, single bed lang yan. Single size na bed lang yan. Tapos pag binuksan natin itong blinds, malaking tulong pa rin yan kasi yung view ko dyan, yung mga halaman ko. So napaka relaxing kapag nakikita ko yung mga halaman. Pag nagwo-work from home ako, yan, nakakabawas sa stress. Tinanggal ko yung audio nung mismong video kasi naka-copyright tayo, no? Kasi naka-on yung aking music kanina. Okay. So, balik dito sa house tour. So, ayan nga yung view nung aking garden pag nandito ka sa aking bedroom. Kung narinig nyo kanina, may mga huni ng ibon, no? Kasi marami pang ibon ngayon dito sa village kasi hindi pa ganun karami yung mga nakatira dito. So, napaka-relaxing pakinggan. Tapos, ito pala yung aking console table. Mukha siyang vintage, mukhang luma yung design kasi mahilig talaga ako sa mga luma.
Tulad nitong teapot na to, antik na ito. Meron din ako ditong painting ng horse kasi ang sabi sa feng shui, swerte daw kapag may horse painting ka sa bahay. Tapos makikita nyo meron talaga siyang texture, ayan. Tapos may signature din siya dito, hindi ko lang alam kung sinong nagpinta nito. Sa baba, may makikita ka dyan na ano, actually mga storage boxes yan. Pwede rin siyang gawing upuan, so stool talaga siya. Yan, yung mga maliliit na bagay para hindi siya ganun ka, hindi siya nakakalat, so doon ko nilalagay. Tapos meron din itong maliit na drawer, yan. Nabili ko nga pala itong bahay na to sa PhilInvest noong October 2020. Tapos na turn over siya sa akin noong January 2022 naman last year. So mga nagbayad ako ng equity mga 12 months, so isang taon then bago siya na turn over. Actually nung during ano pa lang ha, reservation pa lang, naisip ko na wag nang ituloy kasi nagdadalawang isip ako kung kakayanin ko ba talaga. Pero yun nga, thanks God, hindi ko talaga siya binitawan at kung hindi, wala akong bahay ngayon. Alam nyo guys, ang pinaka mahirap talagang gawin is yung first step. Pero kapag nasimulan mo na, magtutuloy-tuloy na yan. Huwag ka lang susuko. Thank you guys sa pagsama sa akin sa house tour na ito. God bless po sa ating lahat.